Mga kabisnes naming minamahal, makikisulo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Carriaga Mixed Vlog. Alminda Carriaga Mixed Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mixed Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportan natin Alminda Mixed Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayan, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mixed Vlog. Bumabati dito sa Middle East ng magandang gabi. Sa atin lahat dito, kumusta na po ang mga OFW natin dito around Middle East o sa ibang sulok pa po ng mundo. So, reactionan po natin again itong real love story ni Bogey at saka ni Corey. Yung Corgi na binadsagan ng Corgi. So, bago po natin umpisahan mga kabisnes, gusto ko lang po humingi sa inyo ng paglalambing. Kung sakali man po ay hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pa pwede pakipindot ng subscribe at ang notification bell po natin dyan para updated na rin tayo sa aking mga reaction video dito sa Kabusiness Official, Papa Dins TV at Kabusiness Family. So, bago po natin na magpagpatuloy, please i-support po natin ang Kabusiness Official, Papa Dins TV at ang Kabusiness Family at ang Young Russell po. Supportahan din po natin. So, ito ho yung continuation, part 2 po ng real love story nitong dalawang magpakilig sa buong mundo na ito, si Corey at saka si Bogey. Yung end, the last ng part nung part 1 ay itong naririnig natin si Corey ay nagsisigaw siya. Ano ba yung kinatatakutan nitong si Corey? Ang akala natin ay ano. So, ito pala ay may phobia pala ito sa isang manika na ayaw niya itong makita. Yun ay hindi natin alam kung bakit, siguro mayroon siyang history about those dolls o yung mga manika. Siguro may history siya dyan na hindi natin alam kung bakit natatakot siya dyan. So, full comfort naman itong si Bogey sa kanya kahit tinutulak na siya dahil hawak-hawak nga ni Bogey itong ano, itong manika. So, nakita ni Bogey na kung ano yung kinatatakutan ni Corey ay itinapon ito ni Bogey. Na iyon pala ay kinatatakutan. Tapos kinomport niya ay nakinig naman sa kanya at yumakap itong si Corey sa kanya dahil siguro sa takot na rin ay napayakap ito kay Bogey. Hindi ba mga kabisnes, nakakakilig lang talaga. So ang sabi ni Bogey, hindi ko alam takot ka pala sa manika. Sabi ni Corey, oo, natatakot talaga ako dyan. So, nang umano, isinabi na lang ni Bogey, ihatid na lang kita sa inyo. So, naglalakad ang mga to, pa-holding hands pa, di ba? Nako naman. May mabuti pa si Bogey, may ka-Valentina na. So, naglalakad nga itong mga to, hanggang nga ito ay tapos na yung shooting nila, ay hinihatid na nga ito ni Bogey. Pauwi nga sa bahay nila. Ay, ang hindi nila sukat akalain, galit na galit si Nanay Zenny. Si Nanay Zenny sa kanila. Dahil nga daw, ang pangako ay ihahatid noong isang araw. Eh, bakit, kumbaga, pinalipas pa yon bago hinatid. So, kumbaga, nag-misunderstanding ito sila at saka itong si Bogey ay kumbaga na busy sila sa pagano sa pagsushoot ng kanilang teleserye ay hindi na nakapagpaalam. So galit na galit itong si Nanay Zenny kasi nga ay
dahil nga sa ano, sa nag-aalala siya at saka yung mga anak daw ni Cory ay naghahanap sa kanya. Although malalaki naman na ito, pero talagang ganun talaga tayong mga nanay ay hindi lang natin makita yung anak natin ay nag-aalala na tayo, lalo na alam natin dito to sa poder natin nakakatira o sa kumbaga sa'yo lumaki dito sa'yo hanggang nagkaanak dito sa poder mong nandito pa rin sa poder mo hanggang lumaki yung mga anak niya, nandito pa rin, kumbaga nandoon yung ano, yung nararamdaman natin bilang isa, no, yung saya at lungkot. Masaya tayo kasi may nagkakagusto, masaya tayo kasi mayroon nang mag-aalaga sa ating anak na kumbaga habang buhay na niya yun makasama ay aalagaan niya ng ating anak. Pero nandoon pa rin yung pangamba na pag siya'y mag-aasawa, kalimutan niya na ako. Kasi ganoon din naramdaman ko nung nag-asawa yung anak ko, na naghalo yung takot at saya. Masaya ako dahil nabigyan ko siya ng magandang kinabukasan, nabigyan ko siya ng lahat ng anong gusto niya bago siya nag-asawa. At naisip ko na rin, sabi ko, nag-asawa siya at least mayroon na rin mag-aalaga sa kanya. Mayroon na rin mamuhay sa kanya. Siyempre, kumbaga, nandoon na yung ating pangamba na yung anak natin ay mag-aasawa na ay may nagugustuhan ng lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Kumbaga, yung nasa isip natin bilang isang ina ay makalimutan na tayo ng ating anak. Siguro din ganito yung naramdaman niya ay Nanay Zenny, na ay kalimutan na siya ni Cory at mawawala na ito sa kanya kung ito ay mag-aasawa. Na siguro nung si Cory nang nagkaroon ng boyfriend noon at nagkaroon ng mga anak ay hindi ito humiwalay sa kanya. Yun siguro minsan yung pagbanandoon yung sa atin yung pangangamba na hindi na tayo mamahalin ng ating anak kung sakali ito'y mag-aasawa na. Kasi ganun din ang pakiramdam ko noon nung nag-asawa yung anak ko. Nasabi ko ay hindi na siya dito sa akin titira, sa poder ko, doon na siya sa poder ng asawa niya. Ang iniisip ko ay nag-iisa ako, sino yung karamay ko, wala ko kasi, nag-iisa lang siyang anak ko. Siguro naman si Nanay Zenny, ganun din yung naramdaman niya na kung baga, paano na lang siya kung wala si Cory at nandoon na sa poder ni Bogie, ganun, parang ganun. Siyempre kung baga, nag-advance thinking ito si Nanay Zenny, na hindi natin, siyempre, kailangan unawain natin yung pakiramdam ng isang ina dito sa kanyang anak, hindi ba? Kasi naging ina rin tayo, naramdaman din natin yung nag-asawa yung ating anak. So, yun na nga, galit na galit itong si Nanay Zenny kahit anong paliwanag ni Bogie ay hindi niya binibigyan ng halaga kung ano, kahit anong paliwanag. Kahit si Intoy pa ay hindi rin niya ito pinakinggan. So, ang sinabi na lang ni Intoy ay, sige, nay, babalik na lang kami. Siguro babalik na lang kung yung hindi na mainit talaga ang ulo ni Nanay Zenny at wala na yung galit niya. Ngayon ay galit na galit siya, nandoon sa puso niya yung galit na kaya siya nakapagsalit ng ganun, hindi maganda. So, at na, kumbaga, na ano niya, dito yung sarapan ng lalaking nagmahal sa kanyang anak na pagsabihan yung anak niya hindi maganda. So, intindihin po natin yun kasi ganun talaga yung mga ina eh, di ba? Ina rin tayo eh. Naramdaman natin yun. Nag-asawa yung ating anak, hindi ba mga kabisnes? So, sa tingin ko, ay parang humadlang na itong si Nanay Zenny sa pag-iibigan nitong dalawa kasi parang hindi na yata makalabas ng bahay itong si Cory at hanggang telepono na lang sila nag-uusap ni Bogie. So sana naman ay mayroon pa ring way na sila'y mag-usap ng personal at magkikita ng personal kasi
kahit naman sa teleserye lang ito, tunay na si Boogie nagmahal dito kay Cory. Tunay ang pakiramdam niya kahit ginawang teleserye ay si Boogie ay nagmahal ng tunay kay Cory. Si Boogie ay hindi ito panglabas lamang. Ito ay totoong minahal niya, totoong gusto niya talaga si Cory. Na nakita lang naman natin, ngayon lang naman to si Boogie na in love, di ba? Ngayon lang naman ito si Boogie na nagka-seryoso, kasi kung mayroon man ipapaano sa kanya ay yung parang hindi niya, parang ibinibiro-biro lang sa kanya, binibiro-biro lang niya ay hindi yung talagang naseryosohin niya, na talagang ginagawa lang nila parang pang good vibes na iyon. Pero hindi to kay Cory, ay talagang nakikita natin yung sincere at pure yung pagmamahal ni Boogie dito kay Cory. Kasi kita naman natin the way na mag-move siya, the way niya gagawin kung paano respetuhin itong si Cory, ay talagang mahal niya ito ng totoo. Hindi lang dito sa ginagawang teleserye, sa real life na pagmamahal ay mahal niya ito, mahal ni Boogie si Cory. Kumbaga, in the first place na nakita niya lang doon, pinakita ni Nanay yung Seni doon sa kanila sa yung bahay nila doon sa bukid ay parang na-inlove na ito si Boogie nang nakita niya yung litrato ni Cory, hanggang sa dumating nito at nakita niya, na hindi man niya na-meet ng personal, ay kasi nga ay nahihiya itong si Cory, hanggang na nga nagpakita na sa kanya na talagang humarap. At dito na talagang na sinabi ni Boogie na talagang may gusto talaga siya at mahal niya itong, kumbaga na love at first sight siya rito kay Cory. So mga ka-business, ay ipe-play po natin some portion dito sa pag-iibigan ni Cory at ni Boogie, ang part 2 po ng real story, ng real love story ni Boogie at saka ni Cory. So i-play po natin mga ka-business. Sa maniga. Sorry talaga, of course. Ito na umiyak. Sorry. Siguro, ate tata sa inyo. Grabe. Matatakot din ko pala sa manika. Yung tinatawag na medyo pumbya. Nalala ko nun eh. Ano talaga sa maniga? Yung tinatawag na medyo pumbya. Buti naalala ko yun. Grabe. Bala ko pa namang regaluhan talaga ng maniga. Pero, yun nga. Kaso, takot ka pala. Grabe ka naman eh. Huwag naman ganyan, Boogie. Ayoko ko lang ganyan eh. Ano yung... Takot talaga ako sa manika. Tsaka dal. Mga ganong klase ba? Ayoko naman. Huwag naman ganyan. Sorry naman. Pero at ngayon, alam ko na, diba? Kaya, di na kita rinigaluhan ng manika. Nay, on the way na po kami, Nay. Ito ko na po si Cory. Ganyan-ganyan eh. Tapos mamaya eh. Yo, Atis. Parang gabi po sa atin lahat. Ayan na. Masama ko si Pornok. Yan po, mga kabisnes. Yes po, andito rin po sa likod yung dalawang lovers. Ako, eh, naman na to.
business, tap lang kami dito kasi bibili doon ng pasalubong tong kapatid namin kagawang pambir. Nagpapalakas talaga tayo. Ay, ganyan po. Nandiyan nag-order sa ano, sa malaking ano, cellphone. Oo. Oh. Oh, pindut-pindut siya. Oh. Katagalan, nagtawag. Alright, tara, let's go! Let's go! Let's go, malapit na po kami mga business. Yung mga business dito na kami. Ano, tara. Tawag. Alright, ha? Asan ang tawag? Patutubuhin niya ni Corey. Alagaan mo yung flowers, King Boogie, ha? Kasi yan si Boogie, first time ata magbigay ng flowers. Ano, Boogie? Napapa-expression ka na rin. Matapos ang gusto ninyo, wala na, layak na kayo.
parang binastos niyo po. Nay, pasensya na po talaga. Siyempre, sasabihin niyo pasensya dahil nagawa na lahat. Nay, papaliwala po ako. Isang kinaganyagin yung anak ninyo. Sino hindi magagalit ninyo? Opo, Nay, nararamdaman po namin yung nararamdaman niyo. Pasensya na po talaga, Nay. Hindi na po maulit yun, Nay. Nay, sorry po talaga. Nay, huwag na po kayo magalit. Nay, huwag na po kayo magalit. Pwede pong pumasok, Nay. Eh, nakapasok na kayo, eh, papa. Sasabihin niyo ba papasok? Hindi. Diyan na kayo sa loob? Para po kausapin kayo ng personal. Nay, sorry po talaga. Nay, huwag na po kayo magalit. Nay. Okay na po bang lumapit sa inyo, Nay? Sa mga nai.
nag-shoot lang kami ng dali-dali. Hindi rin naman po pinapayagan ni ate na magpagyan matulog kasi ayaw din ni ate na may ginagawa ko na po sa bahay. Ayaw na ayaw po ni ate ang kalitiyan. Kaya magkabulog po sila matulog. Hindi naman magpagyan. Sa taas po natulog po yan si Ian. Naman po kaya ito ang iyo. Nagkataon lang po kasi kahapon na talagang wala oras na yun po ang hindi namin ang pasensya sa inyo kasi yun po talaga ang pagkakamali namin. Sana po magkawad ka kami na eh. Sorry. Saka malaki ang respeto ko kay Cody na eh. Kasi nasa puter ka pa niya eh. Diba?
mag-aalala at mag-aalala talaga yan, magulang. Kahit sino naman magulang, pagka sa'yo umuwi yung anak mo, tapos may kita mong hindi pa nakauwi, syempre mag-aalala at mag-aalala yun. Kamusta? So far, yun ako lang yun na kayo. Ano yung mga business kasi sinabihan namin si Cory na mag-message time to time. Kasi ako sigurado ako nito, ito dito matutulog na yun. Pero ganun pa man, Bugs, ito lang may papayo namin sa'yo bilang kapatid na Kagwang. Kung ano nararamdaman mo ngayon, naramdaman din namin dyan noon. Bago kami maging matatag na mag-asawa, dumaan din kami sa mga ganyang pagsubok mo kasi. Yung akala mo, umpisa, akala mo okay sa'yo yung nanay niya. Akala mo okay kayo. Pero magugulat ka na lang nung nagkakalapit na kayo. Nung di mo maaalis sa kanya yung selos. May halong selos kasi yan, boss. Kasi simula pagkabata, siya ang naging kasama, yung magulang. Tapos ngayon, bigla kang darating. Ang anak niya kasi, nagiging hati na ang oras. Napupunta na sa'yo yung iba. Kumbaga, nawawalan na ng oras dun para sa nanay niya. Kaya ganun ang nangyari. Kung ano ang nararamdaman ni nanay ngayon, naintindihan natin yun. Papatawad po kami. Pasensya na po talaga sa pangyayari. Gusto ko yung makikita kita ng personal. Nakakamusta kita ng personal. Huwag ko rin may paparamdam sa iyo tunay kong nararamdaman. Mahal kita, Mori. So, yun nga mga ka-business, ka-papi. Ang init ng tagpo dito sa teleserye ng real love story ni Boogie at saka ni Cory. Diba mga ka-business, nakita naman ninyo ang init ng init, ang init-init ni Nanay Zenhi na galit na galit. So, abangan po natin ang karugtong nito. So, hanggang dito na lang po. Sana po ay nasiyahan, napasaya ko kayo dito sa aking munting reaction video, dito sa Kabusiness Official at Papa Dins TV at Family Kabusiness. So, bago po tayo mag-end, gusto ko lang po magpasalamat sa aking mga bagong subscriber dyan. Salamat, salamat. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo sa akin at sa mga viewers natin dyan. At please, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang Kabusiness Official, Papa Dins TV at ang Kabusiness Family at ang Young Russell po. At huwag din po ninyo kalimutan na i-subscribe ang lahat ng co-reactor ko dito sa Kabusiness Official at Papa Dins TV. Ang Taong Gala Vlog, Anime Reality TV, Anime Reactor TV, Analisa Reality TV, Ma'am Flair's Channel, Kalingap Turak, at ang PLC Katangay Vlog. So, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, huwag niyo pong kalimutan ang isubscribe kaming lahat. At hanggang dito na lang po, may Allah bless us all at magandang gabi, buong Middle East, magandang umaga o magandang tanghali dyan sa atin sa Pilipinas. Bye-bye po. Birabanat lang mga kabisnes.